Welcome back to my channel, guys. AG here, at welcome din sa ating panibagong episode. Kung naalala nyo, yung previous video upload natin, nagsilabasan na mga doggies, kaya agahan natin ang punta. Low tide pa ngayon, pero papasok na ang high tide. Yun ang inabangan natin, guys, kasi most of the time, yung mga doggies, doon nag-hunt pag palakas na yung current. Let's go! Ano pang hinihintay natin? Let's get ready into action agad! First dive natin, baba sa ledge, and this is our first fish of the day. On my way down, ang daming bait fish na ang dumikit sa wall, pero eto talaga. Pag yung mga maliliit na isda na yan ang nagpakita, it's a good sign na doggies ang nangahan sa kanila, and I know they're just around. Watch this. Biglang nagpanik na yung mga bait fish, and here comes the doggies. Dalawa sila napakita, guys, pero yung isa bumalik sa ilalim. Mas malaki pa sana yun, pero eto yung pinakamalapit, kaya kinuha na natin. Daming sumunod ng mga rainbow runners while retrieving our fish. Ang lalaki pa naman. Well, mamaya na yan. First drop natin, guys. Nalubo agad tayo na ito. Yung mga maliliit na bait fish, yun ang sign na doggies yung nangahat sa kanila. Kasi in my experience, yun yung kinakain ng mga doggies dito. Alright, may malaki doon sa likod, pero ito yung lumapit doon sa to, around 5 to 6 kilos. Shot behind the gills at tumago sa bunganga, guys, kaya ang hirap tanggalin, naka-drop barb pa naman tayo. Biglang nang hunt yung School of Rainbow Runners dito sa mababaw na part, guys, kaya dali-dali ako nag-dive, and here they are. Pipiliin na lang natin kung saan yung malaki. Took the shot at nakita natin na nag-engage yung drop barb sa kabilang side, kaya safe na yan. Keeping the line tight para hindi sasabit sa reef kasi ang likot ng isda na to. Hindi lumayo yung ibang rainbow runners, guys, at sinusundan pa rin tayo hanggang dito sa ibabaw na part. May nahuli pala akong isang needlefish, guys. Hindi ko lang nakunan sa video, pero eto, ibigay natin sa kaibigan natin na batang Spiro. Nakadalawang huli na din siya at may binigay pa tayo. Ayos, may pangulam na. Nakailang baba din tayo pabalik-balik sa spot. At finally, on this dive, our third fish of the day.
ko pa lang, sinalubong agad ako ng isang dogtooth tuna. Ito siguro yung kasama nung unang huli natin. Our third and last fish of the day, guys. Another doggy na naman. This is enough, kaya let's go home. Back on the water the next day at itong styro buoy ang gagamitin natin ngayon kasi nabutas ang inflatable natin, guys. Nasagi ng ipin ng doggies pero goods pa yon, mare-repair pa naman. Kaya let's go! Dumiretso agad ako kung saan tayo nag-last dive kahapon, guys, at kung saan din natin nahuli yung dogtooth tuna. At eto nga, on this dive, ang daming bait fish. And this is our first fish of the day. Hindi pa nga tayo nakaposition pero eto may lumapit na agad na isang king mackerel or tangike. Spiros na nakasunod sa atin, guys, kaya pinakita ko sa kanila yung huli natin para ma-inspire naman. Ganyan na ganyan din ako dati. Dito ko nilagay sa bangka nila yung huli natin, guys, kasi nag-volunteer naman sila na dito lang ilagay para hindi na ako mahirapan. Nag-dive ako agad, guys, kasi yung mga bait fish biglang nabulabog at nagsiangatan. Buti na lang, nabutan pa natin. Kaya on this dive, this is our second fish of the day. Napatingin ako dun sa malalim na part kasi biglang nag-ball yung mga bait fish. Yan pala, may isang king mackerel. Medyo maliit nga lang. 3 to 4 kilos, kaya hinayaan ko na. At buti na lang, guys, may nakasunod palang isa dun sa likuran at mas malaki to, kaya kunin natin. At eto ang mga huling sandali bago na lowbat yung GoPro natin. Hindi ko pala na-charge ng maayos, guys. Pasensya na. Kaya hanggang dito na lang din. And that's it for this episode, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan. See you soon in my next episode. Stay tuned for more videos. Stay safe. God bless. Cheers.